ang Panginoon at pinahin ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, ninikha niyang mga isda't ibon, mga lupa't at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, ngunit ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makikipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila na sa mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang mag-asawa'y mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis.
ang mga nagagalak ay parang di nagagalak at ang mga namimili na parang walang ari-arian at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari ng ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring iyaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, kantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis.
sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo po na ating narinig ay isang style o pamamaraan. Para bang sa literatura, ito ay hindi na bago. Ito ay dati nang ginagamit ng mga tao noong unang panahon na sila ay naglalakbay o sa kasaysayan ng Israel. Ang tawag po dito sa literaturang ganito ay Blessings and Curses. Yun po bang ang mga matatanda noong unang panahon ay magbabasbas sa mga bata? At sa kaniyang pagbabasbas, hindi lamang ito natatapos sa pagbabasbas, kung hindi mayroon ding curses o judgment na ipinapahayag. Halimbawa po, ano po ba ang ika-apat na utos ng Diyos? Mahalin mo ang iyong ama at ina. Ito yung utos ng Diyos na may pangako. Sapagkat kung ikaw ay nagmamahal sa iyong mga magulang, ikaw ay pagpapalain at ang iyong sambahayan. Kahit hindi mo idugtong doon ang curses o judgment na kapaloob doon sa pangako na ang sino mang gumagalang at nagmamahal sa magulang ay pagpapalain ng Diyos. So kapag hindi ka nagmahal, it follows na hindi ka babasbasan. Sa atin pong ebanghelyo ngayon na ipinangaral ni Jesus, mayroon pong apat na papapalad na blessing at apat na judgment o curses. Nagamit na po ito nung panahon at makikita natin sa libro ng Leviticus at Deuteronomy ang mga porma ng blessings and curses. Ang blessings and curses doon sa libro ng Leviticus at Deuteronomy ay mga temporal blessings and curses. Ano pong ibig sabihin ng temporal? Ito ay nakapaloob lamang sa ordinaryong nararanasan ng tao. Halimbawa ay blessing para sa ulan. At kapag nag-blessing para sa ulan, ibig sabihin magkakaroon ka ng maraming ani. Ano ang curses? Kapag hindi ka nag-alay, nagaling doon sa iyong ani, that will be the curses. Temporal ang atake ng blessings and curses noon. Ay pero bakit ginamit ni Jesus ngayon? Makita ninyo ang kaibahan. Sa libro ng Leviticus at Deuteronomy, ito ay temporal. Ibig sabihin, nawawala, nauubos, natatapos. Sa paggamit ni Jesus, ito ngayon ay pang buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay nakaka-relate sa sinabi ni Jesus ngayon, mapalad kayong mga dukha,
sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mayroon ng binanggit na kaharian ng Diyos, nangangahulugang hindi na ito temporal. Ito na ay usaping makalangit sa mga taong sumusunod at naniniwala sa kaniyang salita. Kaya nga po, curses and blessing. Blessing ang maging mahirap. Curses ang maging mayaman. Sa aba ninyong mayayaman. Blessing ang maging makaramdam ng gutom. And curses, yung busog ngayon at kayo naman ang magugutom sa susunod na panahon. Blessing ang umiiyak ngayon sapagkat tatanggapin mo naman ang ligaya sa kaharian ng Diyos. Blessing ang inuusig ngayon sapagkat tatanggapin mo sa kaharian ng Diyos ang trono, ang korona ng pagpapala. Lumalabas po na masama bang maging mayaman? Parang kasalanan mo ba pag naging mayaman? Hindi po. Gusto lamang iparating sa atin na ang Diyos ay tumitingin ng pantay hindi sa temporal na pananaw, kung hindi sa pananaw ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang lahat ng meron tayo ay kailangang hindi mo gagamitin sa temporal na bagay kung hindi gagamitin mo siya para sa kaharian ng Diyos. Meron ka, mayaman ka, hindi ka nagugutom, palagi kang masaya. Lahat ng ito ay mauubos din at temporary lamang. Kaya binibigyan tayo ni Jesus ng pagkakataong ilagay ang ating sarili kung tayo ba ay pagpapala o tayo ba ay curses sa iba. Tayo ba ay pagpapala sa mahirap? O tayo ba ay sumpa sa mahirap? Tayo ba ay pagpapala sa mga tumatangis? Sa mga palaging umiiyak dahil sa dami ng kanilang problema? O tayo ay sumpa sa kanila? Paano ka nakikiisa sa mga taong ganito? Paano ka nakikibagay sa mga taong salat o kulang sa pamumuhay? Yes, we are blessed because God has given us these blessings. Pero paano naman yung kabilang side? Saan mo ginagamit ang mga bagay na ito upang mabigyan naman ng biyaya ang ibang nangangailangan? Ang kayamanan ay nawawala at nauubos sapagkat ito ay temporary. Bakit ibinibigay sa ating halimbawa ito? Upang makita natin na wala tayong ibang pwedeng sandalan kung hindi ang Diyos na nagbibigay buhay. Kasama ang temporal, lalo't higit ang eternal, dahil iyon ang ating purpose na makasama ang Diyos sa kaniyang kaharian. Hindi dapat na kapag hihiwalay kung ano man ang meron tayo ngayon sa presensya ng Diyos. Ito dapat lalo ang nagbubunsod na tayo'y
makarating at makapasok sa kaniyang kaharian. Mas madali nga sa mayayaman sapagkat pwede niyang gamitin ang kayamanang ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Madali rin sa mahihirap sapagkat wala siyang inaasahan kung hindi ang kaalwan ng Diyos sa kanilang buhay. Lahat ng ito, lahat ng karangyaan na pwede nating makita sa mundong ito ay temporary sapagkat inaanyayahan tayo ng Diyos sa pagbasa ngayon, sa Ebanghelyo ngayon, na sukatin natin ang nilalaman ng puso upang tayo'y makasunod sa kaniyang kaharian. Huwag nating hayaang mawalay tayo ng kayabangan ng mundo sa tunay na dahilan ng sakripisyo ni Kristo. Ang kaniyang awa at pag-ibig ay tunay na dumadaloy sa mga taong nararamdamang sila'y dukha sa harapan ng Diyos. Kailanman hindi tayo maliligtas ng kayamanan ng mundo. Malaki nga ang iyong palasyo. Malaki nga ang iyong bahay. Malaki nga ang iyong property. Pero ito ba ang tama? Ito ba ang magliligtas sa iyo? After all, pag tayo'y namatay, kailangan lang natin ay 6x6 square meter. Kaya alalahanin natin na ang temporal na bagay ay nawawala at nalulusaw. Pero ang pag-ibig ng Diyos umaapaw kahit hanggang kamatayan, kahit sa susunod na buhay. Yun ang ating goal ngayon. Yun ang ating isipin. Sapagkat kung iisipin natin ang pag-ibig ng Diyos, mabubuhay tayong dukha at nangangailangan ng kaniyang pagmamahal. Mag-ingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kaniyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin.
Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, tingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tinapay at sana na mula sa'yo manihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong magiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na parilito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng day minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sigapin makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, mantikong malay, pabuli pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig na Ama. Announcement. Muling inihahandog na ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindabatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa
Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso inamatayan ay sa gisag ng aming kayo. Asan Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang aming Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwan natin ang aming Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ang aming Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwan natin ang aming